at sama-sama, purihin natin ang ating Panginoon. Alin at sama-sama, purihin natin siya. Alin at sama-sama, awitan natin siya. Diyos ay buhay. Minsan pa, halin at sama-sama. Halin at sama-sama, purihin natin siya. Halin at sama-sama. Halin at sama-sama, awitan natin siya. Ipalagpag ang inyong kamay, itaas at sabi, Diyos ay buhay. Minsan pa, halin at sama-sama, purihin natin siya. Halin at sama-sama, awitan natin siya. Ipalagpag ang inyong kamay, di taas at magsabing Diyos ay buhay. Palakpakan inyong kamay. Ipalakpakan inyong kamay. Itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpakan inyong kamay. Itaas at ikaw ay ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin nang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya
sa piling mo. Let the people of God sing. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, O Diyos! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord. Hallelujah. Come on, sige, mas malakas pa na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, we thank you, Panginoon, sa iyong buhay, Panginoon, na patuloy mo kaming binibigyan ng pag-asa, Panginoon Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Yes, Lord. Walang hanggang papuri para sa iyo, O Diyos. Ooh. Yes, Lord. Hallelujah. We lift your name. Ooh, Jesus. Walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo habang buhay magpupuri sa'yo. Sa'yo, pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian.
kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapabantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, italaas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Iba sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan, Jesus. Oh, Jesus, ika'y dakila. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Sa uling pagkakataon, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos.
higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ating Midweek Empowerment. Kumusta ang ating nakaraang mga araw? Alam ko po na sa mga kinaharap natin, maaaring na-deplete na ang ating mga lakas at kailangan tayong humugot muli sa ating Panginoon ng kalakasan sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Kaya nga po ito ay tinawag na Midweek Empowerment sapagkat dito tayo kumukuha ng kalakasan para sa ating para tayo ay magpatuloy sa buong linggo, no? At ngayon po ay may bagong tema tayo, no? For the month of June, and it's about our unshakable hope. So ang akin pong ibabahagi sa inyo ay nakaayon dun sa tema, at ito po ay pinamagatan ko pong, do you want to be undaunted? Gusto mo ba na ikaw ay hindi natitinag? Ikaw ay matapang? Ikaw ay nananatiling nakatayo? Yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Pero bago po muna tayo umusad, tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming salamat sapagkat sa iyo meron kaming kalakasan sa pag-aaral ng iyong mga salita, O Diyos. Napapalakas ang aming mga buhay, napapalakas kami, O Diyos, sapagkat tunay nga buhay ang iyong mga salita at ikaw, O Lord God, ang pinagmumulan ng buhay at kalakasan. Kaya naman, O Diyos, sa aming pag-aaral, Lord, ang dalangin namin, O Diyos, ay patuloy na samahan mo kami. Inaanyayahan namin ang banal na Espiritu Espiritu mo na kumilos sa aming kalagitnaan. Hindi ang aking kalakasan, bagkos ang iyong habag, ang iyong biyaya, ang patuloy na maranasan namin ngayong gabi, O Diyos, sapagkat alam namin, Panginoon, at kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka sa amin. Salamat po, O aming Ama, ang dalangin ko sa iyo. Minsan pa, gawin mo ang puso ng bawat isa, O Diyos, na matabang lupa sa paghasik ng mga iyong mga salita. At tunay nga, Panginoon po, mamunga ang lahat ng mga salitang ito, O Diyos, at tunay na magbibigay ng pagbabago sa amin, sapagkat ikaw, O Lord God, ang patuloy na kikilos sa buhay at puso ng bawat isa, O Diyos. Give us give everyone, Lord God, listening ears, O Lord God. And Lord, I pray by the power of Thine Holy Spirit, minister, O Lord God, to Your people, Lord, as they hear Your word. This is our prayer, Father, in Jesus' mighty and matchless name. And everybody say, Amen. So, ang pamagat po ay uulitin ko, do you want to be undaunted? Gusto mo bang hindi ka natitinag? Ang text po ay is taken from 1 Corinthians chapter 15 verses 57 to 58. Ang sabi po dito, but thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brothers and sisters, be firm, immovable, always excelling in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. And God has blessed the reading of His words. So,
As a brief background, sinama ko dito sa introduction, yung mga Corinthian believers at that time were struggling with the environment that they have. So, may maraming corruption, may immorality, may idolatry, and every conceivable sin exist dun sa kanilang kapanahunan. At pakiwari ng mga believers at that time ay parabang bibigay na sila sa sobrang lakas ng pressure to adapt to what is going on. Kumbaga, may pressure na sila ay makisama. So, hindi ito na lalayo sa ating panahunan, ano. Ngunit, paalala po sa ating lahat that God wants all of us to live in holiness. Gusto niya na mamuhay tayo ng may kabanalan. Bakit? Sapagkat ang Diyos na ating sinasamba ay isang banal na Diyos. So while in this world, God expects us to be different. Habang tayo ay nandito sa mundo, ang inaasahan ng ating Diyos sa atin, tayo ay magiging iba. Makikita ang Kristo sa ating puso sapagkat ito ay nagmamanifest sa ating mga buhay. So we cannot blend with this world and declare that we are for Christ. Hindi po pwedeng sumasabay ka sa mundo and yet you are declaring that you are for Christ. Kasi kapag ikaw ay kaibigan ng mundo, definitely, ikaw ay kaaway ni Kristo. So, minabuti ni Apostle Paul na tugunan ang iba't ibang mga issue na kinakaharap ng mga believers at that time in the church, in the Corinthian church. And he gave instructions for them to be unfazed in difficult circumstances. Alam natin na mahirap pagka ikaw ay naaaya sa isang party para uminom, okay? Or mag-smoke. Mahirap na ikaw ay nasa isang sitwasyon na kinailangan mong makiisa sa mga gawain nila sapagkat lahat sila ay iis ang ginagawa. Kung ikaw ay estudyante, lahat ng classmates mo nag-cheat. Ikaw, parang gusto mo na rin mag-cheat. Kasi lahat naman, anyway, ay ginagawa iyon. So, hindi po iyon yung gustong mangyari ng ating Panginoon sa atin. Kundi makita sa atin that we are separated from the world. Kung kaya't hinikayat ni Apostle Paul ang Corinthian believers to focus on Jesus Christ's resurrection because it is the very foundation of their hope. Yun ang pinakapundasyon at isang pundasyon na hindi natitinag sapagkat ito ay ginawa ng ating Panginoong Jesus. Yung pundasyon na yun ay siya mismo. Because He is our firm foundation. So, hindi gawa ng tao, kundi siya mismo ang pundasyon. Kung kaya't ito ay napakatibay na pundasyon sapagkat wala sa creation niya, kundi nakasalalay dun sa naglalang sa atin. Kaya meron tayong unshakable hope. So, paano nga ba tayo magkaroon ng kalakasan para hindi tayo natitinag kapag tayo ay humaharap sa isang napakahirap na sitwasyon? How do we remain undaunted? At gusto mo ba na ikaw ay hindi natitinag? Base po dun sa ating binasa, nakita ko po ay
ang nakita ko po ay limang bagay na gusto kong ibahagi sa inyo. So, how to remain undaunted. Number one, be thankful. God has given us victory. Dun po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 57, nasabi po dito, but thanks be to God who gives us the victory. So, gusto ko pong i-emphasize yun, that we have to be thankful because God has already given us the victory. Alam na natin ang kakahinatnan. Alam na natin kung saan tayo pupunta. Binigyan niya na tayo ng paunang pananaw na tayong lahat na nananampalataya sa ating Panginoon ay meron ng katagumpayan. Kung kaya't dapat natin itong ipagpasalamat. Alam natin that God's mercy and grace abounds for us. Kung kaya't sa plano pa lamang ng ating Panginoong Diyos, kasama na yung ating glorious hope, yung ating comforting hope, yung ating unshakable hope, because He prepared for all of us that glory when we are with Him in eternity. Very glorious yung ating future that God provided. He promised us na meron tayong isang future na very glorious na hindi pa natin kayang maarok, hindi natin kayang maisip. Kung kaya't we always have to look forward dun sa glorious future na iyon. Kung kaya't ito'y dapat nating ipinagpapasalamat sa ating Diyos na buhay, sapagkat Siya ang kanyang inisip palagi para sa kanyang mga anak ay yung pinakamainam para sa atin. At dahil dito kailangan meron tayong grateful surrender. Ito po dapat yung response natin sa ating Diyos sapagkat inilaan na niya ang napakagandang future for us. Kailangan meron tayong gratefulness sapagkat kung anong pinakamainam para sa atin, yun ang inihanda na ng ating Diyos na buhay. Ano pa po? Dapat ito ang magbigay ng encouragement sa ating lahat to always move on despite the difficulties. Kailangan hindi tayo natitinag. Bakit? Alam na natin kung saan tayo pupunta eh. Alam na natin kung ano ang kakahinatnan. Kaya ipagpasalamat natin. Count it all joy. Ang sabi nga doon. Bakit? Sapagkat yung mga trials, yung mga difficulties, ito ang kaparaanan para tayo ay parating tumawag sa ating Diyos ng buhay para hindi natin asahan ang ating mga sarili. Sapagkat kung tayo'y aasa sa ating mga sarili, hindi tayo magtatagumpay. Pero kung tayo ay laging tatawag sa ating Diyos na buhay, alam ko na tayo ay pagtatagumpayin niya. Sapagkat ang ating Diyos ay isang Diyos na faithful, isang Diyos na maputi, isang Diyos na tapat, isang Diyos na kailanman hindi nawala ang pagmamahal para sa iyo at para sa akin. So, yung number one po, we have to be thankful because God has already planned. Naplano na niya, ibinigay na niya ang victory para sa iyo at para sa akin. So, how do we remain undaunted? Pangalawa, be one with Christ. Kailangan po tayo ay kaisa. Lagi tayong nakadikit sa ating Panginoong Jesus to experience the power of His resurrection. Sapagkat kung wala tayo sa ating Panginoong Jesus, hindi natin mararanasan yung resurrection power. Hindi natin kaya sapagkat
kakayanin lang natin ang mga bagay na ito when we are attached to our Lord, when we have faith in God, in the Lord Jesus Christ. So, kailangan po yun. Yun ang pinaka una na dapat tayo ay attached sa Kanya, sapagkat walang victory na mangyayari sa atin kung wala tayo sa ating Panginoon. Ang sabi po doon, but thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. So we will only experience victory when we are one with Christ, when we are one with His words, when we are one and always attached to Him, because being one with Him allows the Holy Spirit na inilagay niya sa atin, ibinigay niya sa atin bago siya umalis at pumunta sa kalangitan. At yun ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan para mapagtagumpayan ang mga bagay-bagay na ating kakaharapin. So, hindi tayo basta matitinag. Hindi ba tayo basta susuko? Bakit? Tayo ay kaisa ng ating Panginoong Hesukristo. At kung tayo ay kaisa ng ating Panginoong Hesukristo, abay, walang bagay na hindi natin kayang pagtagumpayan, sapagkat napagtagumpayan niya ng ating Panginoong Hesus. At kung napagtagumpayan niya ng ating Panginoong Hesus, mapagtatagumpayan din natin because He is with us. Tatlong bagay ang gusto ko lang i-stress dito, that we are vindicated from our sinful nature, and therefore, dahil tayo ay nasa ating Panginoong Jesus, bagong nilalang na tayo. Wala na yung sinful nature with us, kaya hindi dapat tayo nakikiisa sa paggawa ng masama, kundi patuloy nating lalakaran ang kabanalan na inaasahan sa atin. Why? Because we already have the imputed righteousness sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kailangan yung vision natin is always directed towards eternity. Huwag po tayo maging short-sighted. Pag lagi natin titingnan yung sitwasyon natin kinakaharap, ay mauubos ang ating lakas na ang ating tinitingnan ay yung ating kapaligiran at kung ano yung ating nararanasan. Ang tingnan natin whenever we are going through tough times, look yung direction natin, we should look towards the eternity. Kung ano yung inihanda sa atin ng ating Panginoon, dun tayo magdwell, sapagkat habang nararanasan natin ang mga bagay na ito, pero ang ating attention, ang ating focus ay nandun sa eternity na inihanda para sa atin. Abay, magtsatsaga tayo, magpupursigi tayo, hindi tayo manlalambot, bagkos magbibigay dapat ito ng kalakasan sa atin, because we know that we have a prepared place that Jesus allowed all of us to have because of our being one with Him. And therefore, victory is promised in Christ alone. So, pangalawa, paalala, be one with Christ para maranasan natin ang resurrection power na kailangan ng bawat isa sa atin upang mapagtagumpayan kung anuman ang bagay na ating kinakaharap. Bigla ko lang pong naalala na meron na namang nag-aalborotong vulkan sa bahagi ng Bicol, at kami ay dapat pupunta doon. Nagbabalak kami na pumunta sa Sorsogon bago sana matapos ang Hunyo. Pero alam natin, no, na itong mga bagay na ito, yung pagputok ng vulkan, yung mga chaos, no, yung natural calamities, marami pa po yung darating sa atin.
Pero hindi tayo nakatuon ang attention dito bagkos nakatuon tayo sa kung ano ang inilaan ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. So, pang-tatlo po na nakuha ko dito po sa gusto sa ating pinag-aaralan. How to remain undaunted. Number 3, be firm or steadfast. Kailangan tayo maging firm and steadfast sa ating Panginoon, to the Lord and to His words. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, no, therefore. So it's a conclusion, no. Kung ikaw ay nagre-rely sa resurrection ng ating Panginoon, tayo, therefore, my beloved brothers and sisters, be firm. Ang sabi dito ni Apostle Paul, kailangan nating maging firm. Kailangan nating manindigan. Kailangan yung ating pananampalataya ay hindi nawawala. Faithfulness to God alone. Bakit? He is faithful, and therefore we should also be faithful to Him. We should have that undivided heart. Kailangan ang puso natin ay laging naka-attuned sa ating Panginoon. Kailangan tayo ay tatayuan natin yung ating pananampalataya kahit pa anong mangyari. Tayuan natin ang ating pananampalataya. Bakit? Kailanman hindi mawawalan ng na yung ating pagsisilbi sa ating Panginoon, na hindi mawawalan ng kabuluhan ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, hindi yan mawawalan ng kabuluhan. I remember a sharing of one of our teacher na nagsabi sa aming group na sa China daw, ang mga professionals, parang meron silang scoring system. At isa sa batayan, para ikaw, yun ang gagamitin para ikaw ay matanggap sa isang trabaho. Nakakalungkot, dun sa scoring system nila, kapag ka ikaw ay may inilagay na relihiyon, ikaw ay Christian, ganyan, minus, malaki ang minus sa'yo, at ito ang magiging dahilan upang ikaw ay hindi tanggapin sa trabaho. And yung base doon sa kinikwento nga, na parang ang tanong ng mga Kristiyano doon sa pastor, Pastor, pwede ko bang hindi na lang ilagay na ako ay Kristiyano kasi hindi ako makakapagtrabaho? Napakalungkot na sitwasyon, ano, sapagkat pag hindi ka nagkatrabaho, eh anong papakain mo sa iyong pamilya? Kaya mapalad pa rin tayo, no? Pero alam natin na kailangan tayuan natin ang mga bagay na ito, sapagkat darating pa ang mga pagkakataon na kailangan talaga nating tindigan ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. So, faithfulness in God alone, because He is faithful. Fixing our eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Kailangan nandun ang ating pagtuon sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat Siya ang nagpasimula ng mabubuting bagay sa atin, Siya rin ang magtatapos niya. Sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 2. So ano po ang nakikita natin, makikita natin dito sa bahaging ito, that we need to feed daily on the Word of God. Kailangan nating magpalakas. At habang tayo'y nagpapalakas, meron tayong baon. Kapag tayo ay araw-araw na nagpapalakas sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, meron tayong pwedeng panindigan, meron tayong pwedeng panghawakan, meron tayong pwedeng sabihin sa ating Diyos, di ba, Panginoon, ipinangako mo sa akin that you are my healer. Di ba, ipinangako mo sa akin, Panginoon ko, that you will never leave me nor forsake me. So, sa lahat ng pagkakataon, when we are feeding on the Word of God, nababago ang ating buhay, nababago ang ating pananaw,
at nababago ang ating pagtingin sa lahat ng mga bagay. So kailangan natin to feed daily on the Word of God. And not only to feed ourselves with the Word of God, we have to do what it says. Kailangan lumabas sa ating buhay kung ano ang ating dapat gawin. Kung merong command ang ating Panginoon, gawin natin. Kung merong instruction, gawin natin. Yung mga bagay na dapat nating iwasan, gawin natin. Sapagkat kailanman, hinding-hindi tayo magkakamali when we are always anchored on the Word of God. So, makakatulong sa atin para tayo ay maging firm and steadfast when we are focused on the Lord and when we are focused on His words. So, sa pang-apat po, how to remain undaunted, be immovable. In the same verse, in 1 Corinthians chapter 15, verse 58, we need to be immovable. Immovable in maintaining godly character through the Holy Spirit living in us. Alam na natin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi nga natin alam na sa bawat sitwasyon natin ngayon, hindi natin alam kung ano yung pwede nating harapin. But what is sure is that meron na tayong unshakable hope. Kung kaya't yung response natin dito, ma-maintain natin yung godly character. Sapagkat ito ang inaasahan sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya ba natin ito? Of course, kaya natin. Why? Because iniwan ng Panginoong Jesus ang banal na Espiritu para maging kalakasan natin upang yung mga bagay na hindi natin kayang gawin on our own. It is the Holy Spirit who will empower us to do it. Sapagkat siya, that is the ministry of the Holy Spirit, to empower us, to enable us to do things that will glorify our Lord. So, mahalaga that we remain immovable. Bakit? Sapagkat kailanman hindi matitinag kung tayo ay nasa Panginoon, lalong higit ang banal na Espiritu ay suma sa atin, kailanman hindi tayo matitinag. Bakit ba tayo matitinag? Meron tayong kasangga, ang ating Panginoon. He is our refuge. He is our deliverer. He is our very present help in times of trouble. So whenever we are facing difficulties and whatever challenges that will come in the future, let us be immovable. Let us allow God to move on our behalf. Tatlong bagay, do not give in to temptations. Find strength sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Pangtulungan ka na maging malakas, maging matatag sa pagharap sa kung anumang mga bagay that the enemy is placing in front of us. Do not compromise your eternal values. Huwag mo yung ipagpapalit sa worldly values, because anything of this world will pass away. Mahalaga that we keep ourselves focused on the eternal values. At ito yung ating gagawin. Things that will glorify God alone, because the benefit far outweighs
ways. Kung ano man ang kukuhanin natin sa mundong ito. Do not give up when we are pressed down. Bagkos, when we are pressed down, we still look up. We still stand up because our strength is from the Lord. Ang kalakasan natin ay manggagaling sa ating Panginoon. Naranasan ni Apostol Pablo ang napakaraming paghihirap. Pero ano ang nagpatayo sa kanya? Whenever he is pressed down, ang kanyang attention ay kung ano ang kanyang haharapin. He is looking forward to that glorious hope of being with his master. Kung kaya't tayo po, hindi dapat tayo natitinag. We remain immovable despite the challenges because we look forward to that hope that is prepared for us, a glorious hope that can never be taken from us because it is God's gift for those who trust Him. At panglima, ang sabi po dito, nilagay ko po dito, be enthusiastic to do the work of the Lord. Bagkus nahihirapan, lalong magpupuri. Bagkus nahihirapan, lalong sumasamba. Bagkus nahihirapan, nagpipilit pa rin na nananalangin. Ano po ang sinasabi dito? Kailangan, we should always abound in the work of the Lord. Kapag ka meron tayong mga assignment, do it excellently because all our work is not for men. Our work is for the Lord, for the King of Kings, and for the Lord of Lords. Ikaw nga, bigyan ka ng assignment na ikay haharap sa isang presidente. Pinaghahandaan mong mabuti yan. Ay ang ating pinaghahanda na ang ating Panginoong Diyos, ang lumalang ng langit at ng lupa, paanong hindi natin pag-iigihan ang ating mga gawain? Paanong hindi natin ibibigay ang pinakamainam para sa ating Diyos? Apat na bagay ang gusto ko pong iwanan sa inyo sa aspetong ito. Serving, we need to serve God excellently through the gifts that He provided us and where He called us. Huwag po tayong gumalaw sa mga bagay kung saan hindi niya tayo tinawag. Doon tayo gagalaw. We will do our best ayon sa ating kaloob ng Panginoon kung saan tayo niya tinawag. Pangalawa, we need to serve others joyfully. Bakit po? Kasi kailangang magpalakasan tayo. Kung kaya't yung pagpapalakas natin sa iba, ito rin ang magbibigay ng inspirasyon para sila ay magpatulong at huwag nawa tayo naging katitisuran para ang iba ay tumalikod, no? Bagkos, dalangin ko, lahat tayo, ang gagawin natin yung mga bagay. Serving others joyfully in the Lord. Sapagkat alalahanin natin that service, our service, that's done out of our love for God, bears fruit and lasts for eternity. Lahat ng bagay na ating gagawin para sa ating Panginoon, yan lamang po ang magtatagal hanggang sa walang hanggan. Yung ating pinagkakaabalahan,
anumang mga bagay ang pinagkakaabalahan natin ngayon, kung hindi ito nakatuon sa ating Panginoon, it will all fade away. It will never last, because it will last for as long as the world is here. But whatever service that we do for the Lord out of our love for Him, that is the only thing that will matter. Kaya, huwag magpakaabala sa mga bagay ng mundong ito. Hindi ko po sinasabing huwag tayo magpakabisi sa ating trabaho, pero alalahanin natin, binibigyan tayo ng Diyos ng trabaho, we still have to balance it with our service for the Lord. Kasi, yun ang may eternal value eh. Yun ang may return. Eh minsan, nagtatrabaho tayo, minsan negative pa nga eh. But, when we are working for the Lord, kailanman, hindi niya tayo pagkukulangin. Kaya, pag-igiyan natin, mga kapatid, ang gawa natin para sa ating Panginoon. We do it excellently, we abound in our work for the Lord, and we do it joyfully, full of love, because we know that our service for the Lord will never be in vain. And so, in conclusion po, nilagay ko po dito that God has given us victory over sin and death by His grace. Napakayamang habag ng Diyos sa atin through our Lord Jesus Christ. Let us hold on to our faith. Panghawakan natin ang ating pananampalataya at kung kanino tayo nananampalataya, bakit? His powerful resurrection gives us that unshakable hope. Yun ang pinagmumula ng ating unshakable hope, because He swallowed up death. Wala nang kamatayan. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, kung kaya't doon nakasalalay ang ating unshakable hope, the resurrection power of our Lord Jesus Christ. Let us continue to set our minds on things above, yung mga bagay na mabuti, mga bagay na kaaya-aya sa ating Diyos na buhay, because it is the Holy Spirit who will give, who will help us to be undaunted through His empowerment in our lives, that will help us in the end to be victors in Christ. Nawa po tayo ay napagpala ngayong ating midweek empowerment. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, continue to help all of us to be undaunted, Lord. Itinuro mo ang limang bagay sa amin na kami maging mapagpasalamat. Kailangan kami always attached with Christ. Kailangan kami, Panginoon ko, o Diyos, ay tunay ng firm, Lord, sa aming pananampalataya, sa aming Panginoon. And always, Lord God, standing and claiming the very promises that You have set forth for all Your people, Lord God. Tulungan mo kami to be immovable, O Lord, to always seek You, O Lord God, so that You will be our strength and we will not be shaken because You are with us. Lord, continue to remind us na tunay nga inihanda mo na ang pinakamainam para sa amin at wala na kaming hahanapin pa because You are with us. Kaya naman ang dalangin ko, O Diyos, sa Iyo, continue, Lord God, to inspire Your people by the power of Thine Holy Spirit to always be one with Christ. Salamat po na maraming marami, O Lord God. Tunay nga, O Diyos, patuloy naming inilalagak ang aming mga buhay sa Iyo, sapagkat sa Iyo lamang kami, O Lord God, merong kapayapaan. Sa Iyo lang kami merong kalakasan. Sa Iyo lamang kami higit sa lahat
may kaligtasan. Kaya naman, O Diyos, maraming maraming salamat. Truly, Father God, be glorified, Lord. Be magnified, Lord God, in our midst. Thank you, Father. This is our prayer, Lord God, in Jesus' mighty and matchless name. And everybody saying, Amen and Amen. God bless us all.